Hello po! Hi mga kaibigan! Welcome back sa ating channel. Today, magre-review tayo ng mga bago ng Everbilena. Tapos meron ako ditong mga eyeshadow. EB Pro Total Effect Eyeshadow Palette. Beauty Brick Eyeshadow Palette. Tapos meron din ako nung Uncover 2 kasi hindi ko pa ito nasusubukan. Although matagal na siya, pero itatry pa rin natin. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Magkabilang mata siguro or let's see kung paano. Or siguro magsuswatch ako much better and then sasabihin ko sa inyo yung thoughts ko sa bawat produkto. Meron din ako nung Brow Define with Paddle Brush and then yung Matte Matic Lipstick and magsuswatches tayo. Iba dito, pinadala sa akin as PR packages yung iba binili ko. Hinanap ko talaga kasi ito yung pinakabago talaga yung mga eyeshadow palette. Wala nga lang ako dito yung Play. I think yun yung best seller nila ngayon kasi wala silang stock, naubusan sila. Okay, so mag-start muna tayo sa pangkilay dahil wala pa akong kilay. Grabe yung Everbilena, no? Parang ano, hindi talaga sila mapipigilan. Lagi sila naglo-launch ng mga bagong products. So, itong Brow Define with Paddle Brush, ang presyo nito ay... Yeah, ang presyo niya is 155 pesos pero price varies. Nakalagay dito sa Instagram nila. Ang Instagram nila is EB Advance. We have two shades here. Isang Reserve. Ito yung Reserve. And then, ito yung Front Row. So, swatch muna natin. Meron siyang paddle brush. Ayan. Sa kabilang dulo. And then, on the other side. Ay, ang ganda! Retractable siya. Tapos, ganyan yung shape. Oh, yan yung madaling ikulay sa kilay. Front Row, dahil ito yung walang reddish tone. Ewan ko sa pangkilay talaga, ayoko nung may reddish tone kahit na medyo mapulay yung hair ko. Para mas maganda para sa akin, tame down yung red. So, ayan. Ay, madali siya. Alam nyo talaga, yung Everbilena, isa sa mga the best, tsaka mura lang ha, na pangkilay. Take note guys ha, yung aking kilay, ano yan, microbladed. Sige nga, try natin tong paddle brush na to. Uy! Okay, bet ko to. Kakaiba siya kasi usually ng pangkilay, di ba spoolie ang nakalagay? Ito, paddle brush siya. Okay siya, huwag mo lang siyang masyadong i-blend out. Lalo na kung ginagawa niyong way ng pag-apply ng pangkilay is yung parang ginagaya niyo yung strand ng buhok. Parang it defeats the purpose na parang ginagaya mo yung iyong kilay. Tama ba? Madali siyang gamitin. I like it. Try naman natin yung Reserve dun sa kabila. Since nandito lang naman ako sa bahay today, hindi naman ako lalabas. Might as well, try na rin natin yung Reserve para makita nyo yung difference dun sa kilay ko. Tsaka para malaman ko rin kung okay ba tong Reserve kahit na may pagka-reddish siya ng konti. Konti lang naman, hindi naman masyado. Dali nga ikulay oh, kahit hindi nyo diinan. Alam nyo ngayon, hindi ako makapag-decide which one is better. Parang mas bagay to sa akin kesa dito. Pero kayo guys, anong mas bet nyo? Maganda yung pangkilay nila guys, alam nyo... In fairness, wala pa akong hindi nagugustuhan na Everbilena na eyebrow product. Pero majority ng mga pangkilay ng Everbilena, okay na okay talaga sa akin. Maganda yung paddle brush, pero take note lang guys ha, huwag nyo masyadong i-blend out kasi mawawala yung pagka-drawing nyo. Mabilis siya maka-blend, so mawawala yung purpose. Ayun na nga po, meron tayong tatlong eyeshadow palette na hindi ko alam kung lahat ay magagamit ko. Pero definitely, isa-swatch ko sa inyo para makita niyo yung difference. And para masabi ko rin sa inyo kung alin yung base sa swatch is mas okay. Like I said, hindi ko nabili yung isa, yung Play, dahil siguro yun yung bestseller nila ngayon, out of stock. Susunod na video guys ha, abangan nyo na lang. Yung chocolate palette na nireview ko nung nakaraan, aminado ko, hindi ko talaga yung nagustuhan kasi marami ako natatry na eyeshadow palette. Pero yun talaga, hindi ko masyadong makita yung kulay niya. So, bigyan natin ng chance tong mga eyeshadow palette na to. Before I start, ayan, concealer yung ilalagay ko ngayon. Kasi malay nyo nga naman. Pero yung Essence na I Heart Stage, lagi kong ginagamit yun. Etong gagamitin ko yung Maybelline Fit Me na concealer para sa aking eyes. Yan yung gagamitin kong primer para mas mag-pop sana yung kulay. Okay, mag-start muna tayo sa Uncover 2 na palette. Ito yung itsura niya. Ang presyo nito is 395 pesos. Kamukha niya yung BYS na palette. Do you agree? Anyway, yung Uncover na 1, na review ko yon, hindi ko siya masyadong bet. Pero tingnan natin tong Uncover 2, baka mas maganda naman yung shades nito. Let's start dito pag ganun. Okay, first shade.
Oh, walang primer yan, guys, ha? Ko type tong pagka-brown nito, parang cool undertone siya. Usually, mga ganitong klaseng brown, hindi bagay sa akin yan. This one is nice. Maganda tong pang transition shade. Okay. Maganda rin. Ito, matte. Ito, parang almost the same color lang sila. Ay, gusto ko to. Parang siyang cranberry, no? Next, parang gold ulit. Pwede tong pang highlight. Oh, parang terracotta yung kulay. Maganda rin to. May mga shades dito na parang almost the same lang. Or ako lang yun. And then last, yung brown na matte. Ayan. Ito yung mga brown na matte na gusto ko. Ayan. Okay. So, ito yung Uncovered 2. Let's move on dun sa Beauty Brick. Ang presyo naman nito is 149 pesos and total of 8 colors. Ang mura niya, no? Nakakatuwa. By the way, guys, ha? Cruelty-free ang Everbilena. Pag nakita niyo yung icon na parang may bunny, ayan. So, ito yung 149 pesos, total of 8 colors. Okay, first shade. Ay, parang mas maganda ang hawak ko dito. Parang mas malambot siya. Parang may pagka-creamy. Yan, yan yung first shade. Ito para hindi na makita. Okay. Okay. Parang pareho. Parang the same lang dun sa Uncover to yung shades, ha. Medyo nahihirapan ako dun sa pag-swatch kasi maliit lang siya. Okay, parang ganito rin yung brown kanina. Yung sabi ko parang cool undertone. Hindi ko masyadong gusto yung mga ganyan. Uy, not bad. Kasi 149 pesos lang siya. Oh, ay ang ganda nitong kulay nito. Ang ganda, parang ano, meron siyang iridescent siya. May pagka-pink. Tapos gold. Ganda nun na. Ito yun, guys. Ayan, ito. Ang ganda. Ito, iridescent naman siya. Parang gold. Na may pagka-brown, na bronze. And then, last shade, we have parang plum to. Okay. So, ayan. Alam nyo, not bad. 149 pesos. Hindi ko lang gusto yung pang-transition dito kasi parang cool undertone siya. Pero yung mga shimmer shades dito, wow. Okay, last palette, itong EB Pro Total Effect Eyeshadow Palette. Ito mas marami siya at mas malaki, kaya ang price nito is 299. Natuwa naman ako kasi inisip ko 399 siya. This beautiful assortment of perfect browns, neutrals, and little pop of color appeal to every eyeshadow lover. Malaki yung pan, as you can see, ayan yung thumb ko. Mabango rin siya. Okay, simulan natin from here. Ito muna, dun muna tayo sa lightest. Mas gusto ko yung ganito. Mas malaki kasi yung pan. Okay. First shade. Ayan. Next shade. Mas maraming transition shades dito pa. Pare. Pare tawag ko sa inyo. Mas maraming transition shades dito. Oh. And then, yung first na shimmer. Uy, ang... Oh my God. Ang ganda. Ito yun, oh. Ito siya. Wow, Everbilena. I'm impressed. Ang ganda nito. Next, ito naman tayo sa gitna. Dito tayo mag-start sa lightest. Okay, first shade. Ito yung lightest. Wow! Ooh, yes. Yan yung mga gusto ko ngayon. So, last na tayo dito. Doon tayo magsimula sa lightest shade. Okay. Nakasmile na ako kasi masaya ako dito sa ini-swatch ko, guys, ha. Ito may pagka-orangey siya. I like this. Ayan. Ganda. Okay, last one. Yes. Uy, ang ganda. Alam nyo, level up yung Everbilena dito sa palette na to. I like it. Tsaka yung presyo niya, 299 pesos lang. Tapos, mabango. Unahin natin to, guys, ha, dito sa side na to. So, let's start with itong shade na to. Lalagay ko siya sa transition. Hindi siya ganun ka-powdery unlike dun sa chocolate palette. Meron pa rin, pero hindi ganun ka-sobra talaga. Ilalagay ko to along the crease para mas madaling i-blend yung mga susunod na kulay. Shade na to. Sayang, no? Sana may names. Pero okay lang, Everbilena. Masyado ka nang demanding. Okay, so ilalagay ko siya along the crease. Sa face, wala pa ako napapansin na fallouts. Pag dinudutut ko yung brush dun sa pan, dun lang siya parang may
e-explode na powder. Pero sa dito, wala naman. Makapit naman siya sa aking eyelids. Ang ganda nitong transition shade na to, ah. Actually, pwede nyo rin itong gamiting blush. Why not? Pwede nga rin pang contour yung iba dito, eh. Oh, not bad, ha? Sa presyo niyan, 299 pesos. And then, kukunin ko tong shade na to. Medyo lighter naman ito. Parang ano siya, reddish brown. Pero muted yung red niya. Lalagay ko dito sa edges. And then, kuha ulit tayo ng isa pang brush. I will be using itong Rounded Blender EO4. And then, kukunin ko yung darkest na brown dito, which is this one. And then, i-concentrate ko yan dito sa outer V. And then, kukuha tayo ng flat na shader brush. Ito yung sa beginner. Kukunin ko tong shade na to. Yan yung ilalagay natin sa middle part. Wow! May mga nahulog na chunk dito sa aking nose. Oh no! Kailangan natin ng powder. Doon lang naman sa shimmer. Siguro okay na. Huwag na kayong gumamit ng brush. Pwede siguro ng daliri na lang. Doon sa mga shimmer shades, guys, gamitin nyo na lang daliri nyo. Mas okay siya. Kasi creamy to, ah. Pareho ng feel ng ColourPop. Ganito. Pencil brush, and then kuha tayo ng brown. Lower lash line. Then, doon sa pinaka inner corner, kuha tayo ng light na shade. I think, ito. Kunin natin to. Lagyan natin yan dito sa inner corners. Medyo glittery siya. Wait lang. Mas maganda yata kung daliri na lang ulit tayo. Balik tayo doon, ha? Mas maganda talaga daliri na lang, guys. Ayan. So, tatapusin ko lang to. Maglalagay lang ako ng mascara. Hindi ako magpo-falsies. Mascara na lang. Naalala ko sa kanya is yung ColourPop. Pag hinawakan nyo yung mga super shock ng ColourPop, ganyan yung feel niya. Para sa presyo niya, wow ha, maganda. Try natin siya pang contour. Pwede rin to sigurong pang contour, no? Gamitin natin to. Ito. Medyo warm to eh. Konti lang. I-mix ko siya with this. Konti lang din. Pwede. Oo, diba? Lahatin na natin, guys, ha? Pati yung kabila. Lalagyan ko na. Sa nose bridge, kuha tayo nito. Konting-konti lang. Andito na rin tayo. Diba, mayroon ako sinabi, pwede rin siyang pang blush. Ito yata. Try nga natin. Why not? And then lastly, pang highlight. Try natin to. Ito kasi medyo may pagka-yellowish siya. Medyo gold. Diba, pwedeng pang blush, pwedeng pang highlight. Not bad na sa 299. Then, syempre, maglagay na rin tayo sa upper cheeks. Hindi pa ako tapos, ha? Gagawin pa natin yung sa kabila. Ito naman, yung isa. Pwede pa rin siya pang highlight. Oh. And makapit siya sa skin. I highly recommend this. Ang dami niyong paggagamitan dito. Maliban sa eyeshadow, pwede siyang pang contour, pang blush, pang highlight. May shades ba to? Isa lang siguro to. Hindi ako sure, guys, ha? Pero parang isa lang. Maganda to! Ngayon pa lang, guys. Tingnan nyo. So, gawin na natin yung kabilang side. This time, ang pagsasamahin ko is yung Uncover 2 and this palette. Pero yung shimmer lang yung gagamitin ko dito kasi hindi ko type yung transition shade. Isa lang yung brown dito. So, kukuha tayo ng brown dito sa Uncover 2. Feeling ko pwede natin gayahin. Pwede nga pa. Hindi yata. Pero yung feeling ko, hindi ako sure kung pwedeng gayahin, pero try kong pag-mix to para maging ganito yung itsura. Start tayo dito sa shade na to. Diretso na tayo dito sa shade na to. I'm using a flat blender, EO2. So, dito muna sa outer V, and then saka natin ipapasok dito paloob. Almost the same, ano, yung kulay nila. Sana magaya ko, wish ko lang. I will use itong EO4 Rounded Blender. Ayan, gamitin natin tong brown dito. Ooh, mas pigmented tong brown na to kaysa dito. Okay, next shade. Uy, almost the same sila. Next shade, let's move on dito sa Beauty Brick. Ito, ito yata, yun. Sige, try natin to. Parang medyo kasade. Medyo ka-shade siya nito. Ay, hindi nga lang siya ganun ka-shimmer. Parang hindi siya kumakapit sa eyelids ko. Try natin to isa. Kasi hindi masyadong makita. Hindi niya mahabol. Sige, lagyan natin ng gold. Kaya yan. Hindi niya mahabol tong shade na to eh. Dito ba? Meron ba? Try natin yung gold dito.
Kaso nawala na yung pagka orange. May maganda yung Uncover 2 na palette. Mas maganda to kaysa dun sa Uncover yung 1. Mas maganda to. Pati yung feel niya. Pero wala pa rin tatalo dito. Mas bet ko talaga to. Parang siyang Morphe. Ano yung ginamit ko? Ito, no? Balik tayo dito kasi hindi niya mahabol yung kulay. Yan. There you go. O, diba? Kung ano yung natira dun sa brown, dahil nga sobrang pigmented niya nung sa Uncover 2, itong brown na to, yan yung ilalagay natin dito sa under eye area para smoked out effect siya. Lagay ko na lang din dito, guys, ha, para pantay. I like this! Okay, ito yung mga bet ko na eyeshadow. Halatabang masaya ako. Sige, tapusin ko muna yung aking eyes and then I will be back. My gosh, guys, gustong-gusto ko to. I love this. Nahabol ko naman yung kulay, ano, in fairness. Kung nagdadalawang isip kayong kunin to, hindi kayo madi-disappoint. Maganda siya. Kung meron naman kayong extra, kung ako papipiliin ha, mas gusto ko to kaysa dito. Kasi, eto maliliit kasi yung pan. Eto pwede mo na siyang gamitin pang highlight, pwede pang blush, pang contour. Marami kang paggagamitan. Pero kung i-compare natin itong 149 against this, eto okay lang, pero bitin ako sa transition shade dito. Kita nyo naman, isa lang yung brown. Mas maganda to. I love this palette. Feeling ko magiging isa sa mga go-to ko to. And take note, Everbile na siya. Mura lang, 299 pesos, panalo. So lastly, guys, try naman natin tong Lip Define Matte Matic Lipstick nila. Ang presyo nito is 155 pesos. Pero nakalagay sa Instagram nila, price varies. So depende siguro kung saan mo siya bibilin, kung anong area siguro, or kung online. Swatch ko to lahat sa aking labi kasi alam niyo kung bakit. Ito yung mga type ko na shade. Tingnan niyo, oh, lahat nude. Okay, let's start with exposed nude. Okay? Madali naman siya ikulay pero may tugging siya, guys, ha. I highly suggest this sa mga nahihirapang mag lipstick kasi kapag pencil type, pag ganitong klase, oh, mas madali siyang ikulay. Yung iba, ingit-ingit ako pag nagli-lipstick sila. Yung ganun lang nila yung labi nila, tapos makukulayan nila kagad. Ako medyo hirap. Ang ganda ng kulay. Bagay siya dito sa makeup look ko. What do you think? Siya mukhang patchy sa lips ko. Oh, may tugging lang, oo, kasi matte to. Pero kung gusto niyo yung matte na matte talaga na walang shine, you will love this. Komportable siya. Tsaka hindi siya nagsasettle dun sa lines ng aking lips. I love the color! Ooh, grabe. Alam niyo yung Everbile na talagang nai-impress ako sa Everbile na ngayon, ha? Pero as you can see, parang nag-iiwan na rin ng stain. Okay, next shade, let's try Buff Brown. So, tingnan natin kung gaano karami to. Ayan, marami-rami naman siya. Sa presyong 155, not bad. 2.5 grams. It's paraben-free, cruelty-free. Wag lang sana siyang mabilis maputol. Yun lang. Siguro mag-update na lang ako sa description box if ever nagkaroon ako ng problema dito. Pero so far, ha, yun lang naman ang naging concern ko, yung tugging. Lakas mga Kim Kardashian nito. Kung ganito yung mga peg nyo na lipstick, nude kong nude, ang ganda nitong Buff Brown. I like. Baka ito yung suotin ko ngayon. Take note, guys, ha, kung nagbabalat yung labi nyo, ayan. Ayun, nakikita ko na yung medyo may lumilitaw ng pagbabalat sa labi ko. Pero madali lang solusyonan yan, ha? Mag-lip balm muna kayo. Exfoliate nyo yung lips nyo. Next shade, we have Neutral Mocha. Ano ba? Everbile na pinapahirapan nyo ko. Lahat bet ko yung kulay. Ang ganda ng labi ko ngayon. Or siguro sa shade. My God, lahat yata gusto ko talaga. Ang ganda rin ito. Everbile na, ba't niyo pinapahirapan ng kalooban ko? Lahat ng shade so far, ha? Tatlo na yung na-try ko out of 6. Lahat pasok sa banga. Let's try Dusky Rose. Yes, ang ganda rin. Ano ba? My God. Maganda to pang everyday, oh. Next shade, Stark Mauve. Ito medyo mapula na to. I think so. Guys, comment kayo sa baba so far ko ano yung pinaka-bet yung color. Maganda rin to kasi kung hindi ka mahilig or takot kang mag-red na red talaga na lipstick. Ayan, oh. Ito, medyo toned down siya, oh. Ganda! Wow, Everbile na! My gosh, ang ganda! My kind of shades! Alam niyo yun, yung hindi
hindi sumisigaw na labi. Okay, last shade, raw burgundy. Let's try this. Grabe! Kung gusto niya ng brownish na red. Ay, yung ganda, Diyos ka! Alam niyo, probably ngayon 2018, ito yung the best na locally available at affordable na lipstick na natry ko. Matte, nude, and bronze. 155 pesos, panalong. Ang suot ko yung buff brown kasi kailangan ko talaga yun. Gusto ko yun. Wala akong masyadong ganitong shade ng lipstick. Ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda. Matutal, mostly nagustuhan ko, except siguro dito. Yan, itong palette na to. Kung nag-isip kayong bumili nito, magdagdag na lang kayo ng konti para dito. Pwede siyang pang eyeshadow, pang contour, pang blush, highlight, name it. EB Pro Total Effect Eyeshadow Palette. Sobrang thumbs up ako dyan. Tsaka dito. Okay din yung Uncover 2. Almost the same shades dito. Kaya mas bet ko talaga to. Ano pa bang tinry ko? Ay, yung sa kilay. Yung sa kilay, guys, sa ngayon ha, mas gusto ko si, guess what, kung ano yung mas nagustuhan ko, yung Reserve, kesa dun sa Front Row. Masaya ako dito sa review ko. Unlike nung last time, bumawi naman talaga yung Ever Bilena kasi yung chocolate palette, talagang ligwak talaga yung sa akin. Ito maganda. Especially this, 155 pesos. Ano ba? So, lobat na ako. If ever may napansin ako dito sa lipstick na susotin ko ito buong araw, check out the description box. Pero so far, okay siya sa akin. Yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to thumbs up this video kung na-enjoy nyo. At kung meron kayong request, comment sa baba.